sa may episode naman na ito, ipapakita namin sa inyo, mas mura po ba talaga yung mga hotels during Habagat season? So, tututo rin namin, guys, PlayStation 1, 2, and 3 para ipakita sa inyo yung mga madadaanan namin na hotels na sa palagay namin doon kayo interesado or nire-research talaga ninyo online. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, please do subscribe at i-like at i-follow nyo na po kami sa mga social media accounts. Ako po si Mel. I just want us to go. Magandang umaga, guys! Today is August 7. So yes, it's Habagat season in Boracay. Pero, ayan, nagtatago ako kasi ang araw. So, parang pa-summer yung araw niya. Pero mahalata mo talaga na Habagat season. Kasi ang lalakas ng alon, guys. Ang lalaki. Ayan, oh. Ayan, so nandito tayo sa May Station 1. Dito natin sisimulan yung pagpapakita sa inyo ng mga hotels, na beachfront hotels dito sa May Boracay. Guys, isa sa may maganda rito sa May Station 1, nakita nyo naman, ang laki or ang lawak ng pinaka-beach area niya. Ayan, oh, white sand na white sand. So, ayan, malawak talaga siya, guys. So, itong mga ganitong nakikita nyo, ito, ano ba ito? Hindi naman ito lumot, parang halamang dagat yan. Talagang kapag kahabagat season, tinatangay sila ng mga alon. So, ayan, oh, makikita nyo. Pero don't worry, guys, kasi nililinis yan. Araw-araw yung nililinis. Anyways, tigilan na natin yung marami pang dakdak. Nandito ka agad tayo sa first resort na ipapakita namin sa inyo, ang Dalind Boracay. Can't afford, guys. So, meron sa aming nag-request na i-room tour daw namin sila dito sa May Dalind. Ang sabi namin, can't afford. So, ayan yan. Sana all. Oo, mapapasana all ka na lang. So, nga pala ha, yung price, ilalagay na lang namin. Ayan, sa may screen ninyo. Kasi, para kapag pinalabas namin tong video na to, mas medyo accurate siya. So, ang kukunin nating date ay mga September 1 na. Yung beachfront kapag dito kayo, nag-check in. Ang laki, guys. Ang lawa. Next resort, guys, dito sa May Station 1, ang Ambassador. Ito yung Ambassador. So ngayon, guys, oh, kung makikita nyo, meron siyang mga harang-harang. Kasi nga, kapag habagat season, malakas yung hangin. Naglalagay talaga sila nung, ano tawag nila doon? Windbreaker! So mamaya, meron pa tayong mga madadaanan. Naglalagay sila ng mga kawayan, tapos nilalagyan nila ng mga something para yung direct na hangin hindi papasok. So ayan, kaya tignan nyo, hindi tuloy masyadong maganda tignan. Pero, kapag hindi habagat season, guys, maganda talaga yung tignan. Kasi nga, walang mga nakaharang-harang. But anyways, alam nyo, maganda kasi May Boracay. Kahit anong season, maganda talaga siya. Hindi nagbabago yung itsura ng tubig, ganyan. So look, guys! Ito rin yung beachfront ng Ambassador. Malaki din talaga. So again, ito yung price niya sa May Agoda. Guys, next hotel na tayo. So kung mapapansin ninyo, doon sabi, medyo nilakaran natin si Station 1. Wala pa masyadong tao. Pero dito, look, guys! Tao na siya. So, ibig sabihin dito siguro kahit papaano afford na natin, no? Nandito tayo sa May Henan and Fry. Pero sumasagot. Yes, nandito tayo sa May Henan and Fry. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo dun sa mga nagtatanong kung anong henan yung perfect for you. Kapag ka gusto nyo maganda yung beachfront, malawak, tapos hindi masyadong crowded, dito kayo sa May Henan Prime, nandito yan sa May Station 1. Kasi, yung mga henan na beachfront doon sa May Station 2, for example, yung Crystal, yung Regency, pati yung Palm, kadalasan talaga crowded yung beachfront nila. Unlike here, hindi masyado. Ayan, ito lang yung tao. Tapos ito kayo pinaka beach niya. Ito nyo naman, guys, ang lawa. And then ito na kaagad, guys, katabing-katabi, yung Two Seasons. Ayan, yung Two Seasons Hotel. Dito rin yan sa May Station 1. Katabi lang yan ang Henan Prime. So, talagang dito sa May Station 1, guys, kung mapapansin ninyo, for sure, nakikita nyo naman sa mga prices na pinapakita namin or pinaplash namin sa inyong mga screens. Dito medyo price. Dito mahal. Medyo mga high-end. Ito din. Next, dito mahal din ito. Pero hindi ko alam kung paano ito banggitin. Sur Beach Resort Boracay. So, ayan din, guys. Medyo pricey din yan. Nakikita ko yan. So, ayan. Ito yung mga hotels dito sa May Station 1. Ayun, medyo pricey.
Pero maganda naman kasi talaga yung mga beachfront. Guys, next resort dito sa may beachfront ng Station 1, ang Sea Wind. Ang problema nga kasi ngayon guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, meron sila rin itong mga ganito, yung Fraker. So ito talagang plastic cover. Sa iba kasi parang mga net-net lang eh. Kaya hindi na natin nakikita yung buong resort. I mean, pero yun yung tura. Maganda rin siya, beachfront na beachfront siya. Kaya nga lang ngayon, kapag kahabagat season, meron nga sila mga windbreaker. So again, ito naman ay ang Sea Wind. Dito rin yan sa my Station 1. Ang ganda rin ang beachfront. Ayan guys, oh, nililinis nila yan. So mamaya, malinis na ulit dito sa may beachfront. And then, mag-high tide na naman mamaya. Mamaya hapon, grabe yung high tide. Experience na namin siya kahapon. Kasi parang naglalakad sa baha. Ganun kalaki yung tubig dito sa may beach talaga. Hanggang, minsan nga hanggang 2 tumahapon. So ganun yung ano niya, high tide niya. Tapos, aalunin na naman yung mga, ano, yung mga dahon na yun. Tapos kaya bukas, nililinisin na naman yung dalawa. Ayan o. Guys, ang ganda ng beachfront dito sa may Station 1. Hello! Lawa. Guys, next is Estacio 1. Ayan, hindi rin natin siya makita because of the windbreaker. Itong Estacio 1, surprise! Nandito siya sa may harap ng Willis Ram. Ayan yung Willis Ram. The famous Willis Ram. Lahat nagpapapicture. Siyempre nagpapapicture na rin kami dyan. I know, guys, so, ang daming tao. So, dito dumadami yung tao. So, nagpapapicture dyan. So, ito yan, guys. Estacio 1. Nandito din yan sa may Station 1. Bakit na siguro tayo para makita pa natin yung mga hotels na nandoon talaga sa may pinaka-beach lang. Kasi dito, nandito na tayo sa may parang dagat eh. So baka hindi na natin makita, may malagpasan tayo. So guys, so katulad dito, yung windbreaker na gamit ng Estacio 1 din. Yeah. Pero Estacio 1 guys. So makita tayo dito. Ayan. So ayun yung Willis Rock, guys, yung daming tao. Grabe guys. Baka magsawa na naman kayo sa akin. Kasi sabi ko talaga sa inyo, napakaganda talaga ng Boracan. Kahit anong season talaga siya. Guys, nakikita nyo ba yung kulay ng tubig, yung kulay ng dagat? Kasi nag-iiba-iba talaga yung colors niya. Alam nyo yun, yung from green, magiging light green, magiging dark green, magiging blue, magiging light blue. Ganun talaga yung kulay ng dagat. Ang ganda talaga. At doon ako naloka, may tako sa may Boracay. At yung sigaw ng tako, iisa, parang yung sigaw din sa may Manila. So anyways, ito na yung next natin na hotel. Ito yung Seaworthy. Ayan. Ito yung Seaworthy. So ito, ngayon ko lang siya narinig. Kasi hindi naman ako masyadong nagsisearch din ang hotel dito sa station. Pero just in case, nababasa nyo siya, ito yung Seaworthy. Next beachfront hotel dito sa my Station 1. True Home Hotel and Bistro. Ito guys, parang maliit lang siya. Pero tignan nyo naman guys. Oh, beachfront na beachfront, tapos may veranda pa kayo. So diba? So tignan natin sa Agoda. Kung hindi ko pa rin ito nakikita, search natin. Kasi ang ganda rin yung location niya. And imagine nyo naman guys, gigising kayo. Kasi ito yung magiging view ninyo. Ayan, so dito yan sa may... Ano yung True Home? So guys, banggitin ko lang sa inyo. Although puro hotel sana yung gusto ko ipakita. Pero ito guys, dito yung sa may Station 1, yung The Sunnyside Cafe. Maganda rin dito kapag ka-sunset. Ayan, itong hilerang to, magaganda rito kapag ka-sunset. Pero ang pinaka-favorite ko nga, alam niyo naman na siguro, yung sa may Bama Grill. Yung Bama Grill naman, short time din yun, na Station 1. So, para na rin siyang beachfront, kahit nandoon kayo sa may main road na site. Kasi guys, parang mga 10 steps lang, nasa may beachfront na rin kaagad kayo. Kasi yun nga, di ba, yung daan dito sa may Station 1, yung main road, ang lapit niya sa may beach, unlike doon sa may Station 2, tsaka Station 3, na yung pinaka-main road, malayo sa may beach. So ayun, so para kanila sa may beachfront. So ito guys, ito na yung Bama Grill. Yung Bama Grill guys. Maganda rin dyan. And then, meron din dyang mga buy one, take one na tawag nito na drinks or mga cocktails. Ito yan, Bama Grill. And then pagtawid mo, short time na yun. Yes, ito naman yung Diamond Hotel. So beachfront din to guys, pero meron din siya doon sa may kabila. Actually ganun dito. Pati rin naman yung Henan Prime, ganun guys ha. Parang nahati siya. Meron siya doon sa may beachfront and then main road. Tapos meron na naman doon Henan Prime. So ganun din dito sa may Diamond Hotel.
Tapos guys, meron dito swimming pool. Hindi ko kasi alam kung pwedeng umakyat. Tignan natin. Papakita lang namin sa inyo. Alam niyo naman kami, kahit hindi pwede, papakita namin. Char. So ito guys. Ito yung diamond. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito yung pinaka-beachfront ng Diamond Hotel. Ayan. Tapos meron sila rito yung pool. Tapos kung makikita nyo, meron doon daan. Pagtawid nyo, Diamond Hotel din. Pero ito may rooms din ata rito na Diamond Hotel din. So, ganun siya. Boss, meron din po rito na Diamond Hotel sa lahat. So, meron din talaga siyang beachfront na rooms dito. Guys, this is Johnny's Beach Resort, Boracay. Pero hindi ko alam, kung ito nasa may pinaka-beachfront nila, restaurant lang. Pero yung pinaka-hotel, nandoon din yan sa may main road. Pero yun nga guys, kasi nga yung main road dito, almost parang beachfront na rin siya. So ayan, ito rin guys, masarap din ditong tumambay tambay. So kapag ka-sunset makikita nyo, punong-puno rin yan. So again, dito yan, Station 1, Johnny's Beach Resort, Boracay. Ay, sakit lang tayo, so alam nyo nasa Station 1 kayo. Kapag ka nakita nyo to, ayan, itong famous tree na to, na lahat, gusto na lang din magpahinga dun sa may ilalim, lalo na kapag mainit. Pero ito yun guys, kahapon naglakad kami dito, as in ito, cover na cover ito ng tubig, as in yung dagat, umabot talaga siya dito. Pero ngayon no, guys, ito yung machine. Masarap dito tumambay guys, kasi tingnan nyo, makulimlim siya, tapos mahangin pa. Pero kahapon, grabe, hanggang doon, yung dagat talaga, umabot talaga doon kapag ka-high tide. So mamayang hapon, ganun din yan. Kaya wala rito nakaupo nung pumunta kami. So kayo kasi, look, ang dami nakatambay dito. Ay, sakyan lang ulit tayo ng kaunti dito. Nandito naman tayo sa may Royal Park Hotel. Okay, Royal Park Hotel, guys. So guys, sarap din dito mag-chill. Meron din silang beach bed. At saka tables and chairs na dito. So ito yung Royal Park Hotel. Tignan nyo na lang po yung price sa may Agoda. And then, halos katabihan lang ng Royal Park Hotel, nandito naman ang Astoria Boracay. Nandito rin yan sa may beachfront, guys. So, dito, may daan din dito, guys. Ito na yung main road. So, ito yung Astoria Boracay. Guys, nandito pa rin tayo sa may Station 1. So, next beachfront hotel, dito ay ang The Muse Hotel. At ito yung Nalka, guys. Alam nyo naman ang favorite namin restaurant yan. Pero yung The Muse Hotel, meron na kaming ginawang vlog dyan. So kung gusto nyo makita, hanapin nyo na lang doon sa may ano namin, sa channel namin, nakapag room tour na kami dyan. So dito rin yan sa may Station 1, The Muse Hotel. Lang tayo ito guys, nakikita ko na talaga to sa may Agoda. Lagi ko rin itong pinagpipilian. Ito yung Susuni Boutique Hotel. So dito rin yan sa may Station 1. Kasi guys, yung ganda nito, may veranda rin siya. So ito lang siya. And then pagbaba nyo, may convenience store dito. Susuni Boutique Hotel. Nasa may Station 1 din yan. So diba, ang ganda kasi nung ganyang view, yung pag-gising nyo, dagat-agad yung makikita ninyo, diba? Pagka nandito kayo sa may Boracay, pero usually nga, mahal. Lakad lang tayo na konti guys, ito na yung Starbucks! Nandito rin yan sa may Station 1. So actually, parang hindi na nga namin alam kung saan ba natatapos yung Station 1 at Station 2 nagsisimula. O kasi ginagawa ko na pala tandaan yung ano na lang, Henan Crystal. So kapag Henan Crystal, para sa akin, Station 2 na yun. Nandito na nga tayo sa may Henan Crystal. So nakikita na namin yung Henan Crystal. So ito siya. And then more pasalubong pa rin dito. Then pero dito din ako dito sa may Dura. So nandito na tayo sa may Henan Crystal. So ang ibig sabihin, dito na tayo matatapos. Kasi hindi naman namin pwede pakita sa inyo from beach. I'm from beachfront station 1, 2 to 3. Kasi baka abutin tayo guys ng 2 hours, mainip na kayo. So guys, look! Nandito tayo sa maharap na Henan Crystal. So ayan guys yung mga pinakita namin sa inyo. Ayan yung mga beachfront hotels sa may Station 1. So tingnan nyo na lang yung presyo. Kung afford nyo naman, go for it. Kasi kung yung beachfront yung pag-uusapan, para sa akin, maganda dun sa may Station 1 kasi hindi siya ganun ka-crowded. And then malawak yung pinaka-beachfront niya.
So, sana po na-enjoy nyo itong ating vlog. And mag-aano muna kami, mag-water break at ididiretso syempre natin. So, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating Boracay Travel Vlogs. Bye everyone!